Hey guys, good morning. So today, sasagutin natin yung mga frequently asked questions na related sa travel during the time of the pandemic. So kung naka-follow kayo sa vlog ko, madami akong travel update videos at madami ding nagtatanong doon kung ano yung mga gagawin nila, kung ano yung mga requirements. So ang gagawin ko today is gagawa ako ng isang video na babasahin yung mga inquiries doon at masagutan ko isa-isa. At sana makatulong ang video ito, lalo na doon sa mga nagta-travel at may planong mag-travel pa sa panahon ng pandemya. So let's get started! I'm a dog. Hi, I'm Ellie. I'm the hula. I'm Addy and I'm the diva. I'm Mommy Addy and I'm the boss. And I'm Papa Porsche. I'm the real boss. We are the Eagles Squad. So our first question is from Luis N. Hi, I wanted to ask, do we need to buy a round-trip ticket? I saw in their website that they need round-trip ticket and paid reservation. What does it mean? Yes, this is correct that they really require a round-trip ticket now if you plan to visit the Philippines. Before, it was okay, but with the new policy that was released by the Bureau of Immigration or the Department of Foreign Affairs, now you are required to have a round trip ticket before you can fly to the Philippines. That's part of the requirements already. So please take note of that. Our next question is from Leif Gareth Bulor. Pahel, saan makukuha yung affidavit of undertaking? So he was asking, where could he get the affidavit of undertaking? This form will be given to you on the plane. It will be given to you 1 hour before you guys land in Manila. There will be forms that will be distributed by the staff of Philippine Airlines or any other airline that you will be using during your travel. They will be giving you guys forms before you land in Manila, and you will have an ample time to fill them out before you will deplane. So don't worry about that, because that will be given to you before you even get out of the plane. From RC Nicolas, cash lang po ba pwede doon sa swab desk or pwede po din ang credit card? Thanks. Yes, pwede ang credit card, pwede ang debit card. Or mga major cards na ginagamit, tinatanggap nila yon. May swipe sila doon, may machine sila kung saan nila isi-swipe yung card mo. Pwede din cash, pwede in Philippine peso at pwede din in US dollars. Next is from Katrina Fang. Any idea kung kailan magpapa-appoint ng private lab for testing? Bago ba dumating sa Pinas or kahit nasa Pinas na? Just in case sa Manila ang arrival ko. Thank you so much. Tagal ko na naghahanap ng step by step. Miss Katrina, ang protocol po nila, when you land in Manila, dun na po ang swab testing nyo. You don't need to do any appointment to any private lab. Yung bagong protocol nila is nakipag-partner na yung NAIA 1, 2, and 3 sa mga private laboratory para mas mabilis na ang result ng swab testing. So no need to make an appointment, kasi before, yung libre pa yung swab test, you have an option na makipag-appoint ka sa private laboratory para mas mabilis ang result. So ngayon, iniba nila yon. Nakipag-partner na sila, like I said, nakipag-partner na sila sa mga private laboratory para mas mabilis na ang result ng swab testing. Our next question is from Tom Dane. I just want to ask, getting your travel authority in the NAIA Terminal 2, is it the same day you fly to Jensen or you get that prior on your flight while you're staying in the hotel? This one, I have a video of this on how we got our travel authority. Please take note that travel authority will be given to you on the day of your flight. So you really need to make sure that you will be early at the airport. They will open at 5 o'clock in the morning. I would suggest
that go to the airport 4 hours or more before your flight going to your province, because sometimes the line gets so long, and if you don't get in there so early, you might miss your flight. So this next one is from Mark. Binaliktad niya yung Jason. So this is from Mark. Hi ate, kapag po ba magta-travel LAX to Manila, anong documents po hinahanap bukod sa passport, California ID, at airplane ticket? Naghahanap po ba sila ng medical certificate? The answer is no. Hindi po sila nagre-require ng medical certificate. Hindi din sila nagre-require ng negative swab test. Yun, sa mga na-mention mo na bukod sa passport, California ID, at plane ticket, kung ikaw lang mag-isa yung pabiyahe, good to go na po yan. Tapos bibigyan ka nila ng mga form while you are standing in line para ma-check-in yung mga bag mo. Kailangan mo lang yun i-fill up. So yung mga documents na na-mention mo, like I said, good to go na yun sa pag-uwi mo sa Pilipinas. This is from Leila. Hello ma'am, how to get or what website to be able to get the 9A visa? The 9A visa, I am not sure what the 9A visa is. Is this immigrant visa or non-immigrant visa? I think she meant the 13A visa, yung nila-require ng Pilipinas para sa mga foreign passport holder na kasal sa isang Filipino national. So what you're gonna do, Leila, is you have to contact the nearest Philippine consulate in your area, at sila yung makakatulong sa iyo kung ano yung mga requirements para ma-avail yung visa na kailangan mo para makapasok ka ng Pilipinas. I will also have a video on that, yung sa step by step at yung mga requirements sa pagkuha ng 13A visa for non-immigrant visa doon sa mga married to, doon sa mga spouse of a Filipino national. Next question is from Shalyn Villegas. May bayad po ba ang swab test sa non-OFW? She's asking if you have to pay for your swab test. The answer is yes. It costs 4,500 pesos. It's either you pay it in cash, or you can pay it on your debit or credit card, or you can pay it on peso or in dollar bills. Ito naman, galing kay Din Ching. Paano po gagawin kung sa NAIA ko po gusto pumili ng hotel? Meron namang iba na nagagawa ito, but I don't really know how it works, kasi when you register for your QR code, yun sa ECIF, hinihingi doon ang details kung saan ka magsistay na hotel for quarantine habang inaantay mo yung result mo sa swab test. I'm not really sure how it works, at medyo hassle ito kung doon ka na kukuha ng hotel when you arrive in Manila, kasi you will not be guaranteed kung meron ka pang hotel na makukuha by the time dumating ka doon. So less hassle than Cheng, to avoid the hassle during your travel, I would suggest to book your hotel ahead of time, lalo na with Philippine Airlines, nire-require nila na may na-book ka ng hotel before ka pa makapag-board sa flight. So, para hindi sumakit ang ulo mo at hindi ka na ma-hassle pagdating ng Manila, I would suggest that you will book your hotel ahead of time. This is from Didi. Thanks for sharing po. Paano po makakuha ng BOQ certificate? Need po ba talaga ito? Yes. The Bureau of Quarantine Certificate is part of the requirements. Kailangan magkasabay yan, yung swab test result at saka yung Bureau of Quarantine Certificate. You can email your swab test result to boq.quarantinecertificate@gmail.com or boq.quarantinecertificate1@gmail.com. Attach your swab test result along with your name, address, and contact number, at magre-reply naman sila agad with your BOQ certificate. At ipaprint mo na lang sa hotel kung saan ka nagstay. So, kailangan partner yung dalawa, kasi yun din ang hahanapin ng hotel sa iyo kapag nag-check out ka na. This is from Miriam E. Ito, kababayan ko sa taga Jensen siguro to. Is it necessary to quarantine in Jensen when you already tested negative in Manila? The answer is yes. Me and my husband has both tested negative in Manila.
but we have to be quarantined in Jensan for 21 days, and they will have a mandatory rapid test on the 7th day. So yeah, the answer is yes. Even though you are negative in Manila, you still have to go through the protocol of the local government unit of General Santos City. The next one is from Mr. Ding. Paano kung connecting flight from Lax to Manila, Davao, ma'am? So, this one, kasi kapag lumapag ka ng Manila, may mandatory test talaga. So, you have to undergo mandatory swab testing before ka makaproceed sa next destination mo. So, kung yung final destination mo is Davao, kailangan mag-book ka Los Angeles to Manila, tapos magpa-swab ka sa Manila, magstay ka ng hotel. This serves as your quarantine habang hihintay ka ng result ng swab test mo. At kapag nakuha mo yon, kukuha ka ng BOQ certificate. At yon ang gagamitin mo to get your travel authority para makaproceed kang umuwi sa Davao. Kasi kailangan yun eh. So, kung connecting flight siya, kailangan mo pa rin huminto or kailangan mong mag-stop sa Manila kasi any passenger na bababa ng Manila is magmamandatory test talaga for COVID-19. This is from Christina Villegas. How come you get your result after 12 hours? I'm going home in October and I read that it will take 3 to 5 days. So, Miss Christina, our result came out 12 hours we got tested because our results were initiated by a private laboratory named Detoxicare that the Philippine Airlines partnered with. So yung 3 to 5 days na sinasabi mo, I think this is from Red Cross. I've read before our flight. I've been reading that Red Cross's timeline is 3 to 5 days. Pero if you're a non-OFW, magbabayad ka na. Kasi yung Red Cross, ang alam ko, free yon for OFW. So if you're a non-OFW, you will have to undergo your swab testing sa private laboratory that would release results in less than 24 hours. This is from Paul Cortez. Hi ate, was the ticket you bought Los Angeles, Manila, then Manila to Jensan, or just LA, Manila? Bumili po ba kayo ng bagong ticket if may connecting flight kayo? So, Paul, yung ginawa namin is we bought a ticket from Los Angeles to Manila. Tapos, nag-estimate lang kami 3 days kasi yung flight to Jensen is is Monday and Thursday only. So, we got the very first flight of the week, which is Monday. Dumating kami ng Manila Friday. So, we really hope na na dumating yung result namin on time, which it did. After 12 hours, andun na yung swab test result naman. So, after 12 hours, na-release na yung swab test result namin, which it really worked sa schedule ng flight to Jensan. So, what we did, nung nasa States pa kami, is nag-book ako ng flight from Los Angeles to Manila. Then, nag-book ako ng separate flight from Manila to Jensan in accordance to the schedule of flights going to our city, the General Santos City. This one is from Alexander Abis. U.S. citizen po ako with a valid Filipino passport. Am I good to go? Yes, you are good to go. Pero, dapat yung Philippine passport mo is nabigay yon after mong nag-apply ng dual citizenship. Kasi ganito ang mangyayari niyan. Nung nag-apply ka for naturalization, you became a U.S. citizen. When you became a U.S. citizen, any existing Philippine passport na dala mo is magiging invalid na yon, kasi ginive up mo na yung pagiging Filipino citizenship mo. So what you gotta do is you have to apply for dual citizenship, and when that gets approved, you have to apply for a new Philippine passport. Yun ang valid na Philippine passport to fly to the Philippines. So this is our last question for this video. Don't worry, gagawa ako ng part 2 ng video ito kasi madami pa tayong questions. I want to address all the questions and concerns ng mga travelers natin. Gagawa ako ng part 2 ng video para masagutan ko po yung mga questions. This one is from Ferry Tony.
Hello, ma'am. I have a question. Can you use your U.S. passport if you are a dual citizen? My Philippine passport was marked as canceled after my dual citizenship this month. So I have only valid U.S. passport at the moment. So, Ferry, ang gagawin mo, yes, you can still travel using your U.S. passport, pero kailangan mong dalhin yung certificate of dual citizenship mo kasi hahanapin yun sa'yo, because that will be your proof that you have reacquired your Filipino citizenship. So, yes, you can still travel with your U.S. passport. Dalhin mo lang yung papeles na binigay sa'yo when you got approved and when you took an oath when you had your dual citizenship. So ayan, sana nakatulong ang ating Q&A for today sa mga frequently asked questions ng ating mga travelers at doon pa sa mga may planong bumiyahe ng Pilipinas sa panahon ng pandemya. Like I said, magkakaroon po tayo ng part 2 nito sa Q&A ng mga frequently asked questions ng mga kababayan natin na hindi ko pa nasasagot, madami pa po. So gagawa pa ako ng pangalawa or pangatlong video para po masagutan natin lahat yung mga concerns nyo. At kung may mga ibang concerns pa kayo at kung may mga ibang questions pa kayo na kaya kong sagutan, huwag po kayong mag-atubiling mag-comment sa isa sa mga travel videos ko. Andun po lahat yung steps, naka-record po yung lahat, naka-document po lahat ng steps na na-experience namin when we came home to the Philippines. Sana makatulong ito sa inyo, lalo na doon sa mga nagta-travel pa at lalong-lalo na doon sa mga may planong umuwi ng Pilipinas sa panahon ng pandemya. Thank you so much guys for watching. I will see you on our next video. Maraming salamat sa aming mga bagong subscribers. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa The Eton Squad, mag-subscribe na po kayo para mabigyan ko po kayo ng mga latest travel update sa panahon ng pandemya. Maraming salamat. God bless. Bye.